Magandang araw! Ako po si Teacher Gina Lynn, ang inyong guro sa Asignaturang Pilipino sa ika-anim na baitang. Ang pandemya ay hindi hadlang upang hindi tayo matuto. Kaya naman, manatili muna tayo sa ating bahay at makinig at matuto sa pamamagitan ng virtual learning. Bago natin simulan ang ating aralin, subukan muna nating sagutin ang mga pagsasanay na makikita sa subukin. Panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Sa titik A, basahin at unawain ang isang patalastas. Sorbetes Pinoy, malasa at masustansya. Katakam-takam, tunay na number one. Unang tanong, tungkol saan ang isang patalastas? A. Tungkol sa isang bagay. B. Tungkol sa isang lugar. C. Tungkol sa isang pangyayari. D. Tungkol sa isang tao. Pangalawang tanong, may mga salitang ginamit sa patalastas, katulad ng malasa at masustansya. Ito ay halimbawa ng anong bahagi ng pananalita? A. Pandiwa. B. Panghalip. C. Pangalan. D. Panguri. Sa titik B, narito ang isang nakasulat na pahatid impormasyon tungkol sa isang proyekto sa barangay. Tapat mo, linis mo. Isang proyektong pinangungunahan ng punong barangay. Purok Masilunga, Zone 7, Barangay 386, Los Baños, Laguna. Ang naglalayong hikayatin ang bawat kasapi ng barangay na maglinis ng tapat ng kani-kanyang bahay. Inaasahang lahat ay tutulong sa ikapagtatagumpay ng proyektong ito. Pangatlong tanong, para kanino ang mensahe? A. Para sa mga taga-Purok Masilunga, Zone 7, Barangay 386, Los Baños, Laguna. B. Para sa mga naninirahan sa Quezon City. C. Para sa mga taga Metro Manila. D. Para sa mga taga San Miguel. Pang-apat na tanong, tungkol saan ang proyekto? A. Tungkol sa paglilinis ng tapat ng kani-kanyang bahay. B. Tungkol sa isang programa sa barangay. C. Tungkol sa pagtatanim ng punong kahoy. D. Tungkol sa pagtatapon ng basura. Panglimang tanong, sino-sino ang mga kasama sa proyekto? A. Mga taong dumaraan sa barangay. B. Mga taong nagtatapon ng basura sa paligid. C. Mga taong naninirahan sa Purok Masilunga, Zone 7, Barangay 386, Los Baños, Laguna. D. Mga taong dayuhan sa Purok Masilunga, Zone 7, Barangay 386, Los Baños, Laguna. Sa titik C, nag-uusap ang kabataan sa buluwagang barangay. Unang bata,
Paano kaya natin maipararating sa lahat ng kabataan ang mga proyekto natin ngayong bakasyon? Ikalawang bata, gumawa tayo ng patalastas o paliwanag tungkol dito. Isulat natin ito sa bulletin board dito sa Buluwagang Barangay. Ikatlong bata, magpadala rin tayo ng sulat sa kanila tungkol sa proyekto. Ika-anim na tanong, tungkol saan ang pinag-usapan ng mga kabataan? A. Tungkol kung paano ipararating sa lahat ng kabataan ang mga proyekto? B. Tungkol sa paggawa ng isang patalastas o paliwanag para sa isang proyekto? C. Tungkol sa isang proyekto? D. Tungkol sa isang programa? Ikapitong tanong, ano ang problema ng kabataan? A. Tungkol kung ano ang kanilang gagawin para maiparating sa mga kabataan ang proyekto. B. Tungkol sa paggawa ng isang patalastas o paliwanag para sa isang proyekto. C. Tungkol sa isang proyekto. D. Tungkol sa isang programa. Ikawalong tanong, paano nila ihahatid ang impormasyon tungkol sa kanilang mga proyekto? A. Sa pamamagitan ng pagsabi-sabi sa kapwa kabataan. B. Sa pamamagitan ng paggawa ng isang patalastas o paliwanag para sa isang proyekto at pagpapadala ng sulat. C. Sa pamamagitan ng pagpupulong-pulong. D. Sa pamamagitan ng pag-aanonsyo. Mga bata, nasagutan niyo ba ang pagsasana? Kung nasagutan ninyo, magaling! Kung hindi naman, pwede niyo itong balikan. Nakapanood na ba kayo ng isang patalastas? Ano-ano ang ginamit na mga salita upang maipakita ang layunin nito? Angkop ba ang mga salitang ginamit? Ngayon, tatalakayin natin ang paggawa ng patalastas at usapan gamit ang iba't ibang bahagi ng pananalita. Tuklasin. Sa titik A, panuto. Basahin ang patalastas at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Health advisory tungkol sa coronavirus. Ang coronavirus ay pamilya ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang klaseng sakit. Mula sa karaniwang ubot sipon hanggang sa mas malulubhang impeksyon. Sa mga malubhang kaso, maaari itong maging sanhi ng pneumonia, acute respiratory syndrome, problema sa bato, at pagkamatay. Sintomas ng sakit. Respiratory symptoms, lagnat, ubot sipon, pagliksi ng paghinga, hirap sa paghinga. Paano maiiwasan ang sakit dulot ng coronavirus? Ugaliing maghugas lagi ng mga kamay. Iwasan ang kontak sa mga hayop. Lumayo at takpan ang bibig at ilong sa tubig o ubo o babahin. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at siguraduhin luto ang mga pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe sa Wuhan, China. Unang tanong,
tungkol saan ang patalastas? Ikalawang tanong, ano ba ang mga coronavirus? Ikatlong tanong, paano maiiwasan ang coronavirus? Ikaapat na tanong, ano-anong mga bahagi ng pananalita ang makikita sa patalastas? Sa titik B, panuto. May mga paksang nakasulat sa kahon. Basahin ito at gumawa ng isang patalastas kaugnay sa paksang mapipili mo. Isulat ito sa sagotang papel. Wastong paraan sa paghugas ng kamay. Wastong pagsuot ng face mask. Mga dapat kainin para maging malusog ang immune system. Wastong paraan sa pag-iwas ng COVID-19. Mga bata, nasagutan niyo ba ang pagkakamay? Kung nasagutan ninyo, magaling! Kung hindi naman, pwede niyo itong balikan. Ang patalastas ay maikling mensahe na nagpapabatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa una, gaganaping palatuntunan o iba pang gawain. Pangalawa, panawagan sa madla. Pangatlo, kautusan ng paaralan o bayan. Pang-apat, pangangailangan sa hanap buhay. At pang-lima, nawawala. Kailangang maikli ang patalastas at maliwanag ang mensaheng sumasagot sa tanong na ano, kailan, at saan. Sa pagsulat ng patalastas, kailangan din ang pagpili ng angkop na mga salitang maglalarawan sa bagay o produkto. Ang bahagi ng pananalita ay isang lingwistikong kaurian ng mga salita na pangkalahatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko at morpolohikong asal ng bahaging panleksikong tinutukoy. Ito ay may 10 uri ng pananalita. Ang mga ito ay pangalan, panghalip, pandiwa, panguri, pangabay, pantukoy, pangatnig, pangukod, pangangkop, at pandamdam. Halimbawa, narito ang ilang patalastas. Maging sikat sa barkada. Isuot kamisitang pinya. Malambot at matibay pa. Magaan pa sa bulsa. Kamisitang pinya. Napatunayan ng mga misis ng tahanan. Sabong sinag, tunay na pampaputi. Matigas, hindi delikado sa kamay. Maaaninag ang kaputian. Sinag. Ako ang mutya ng Pasig. Gamit ko shampoong likas. Mabango. Madulas sa buhok. Pinalalambot nito ang aking buhok. Hiyang ako rito. Kaya subukan ninyong gamitin din ito. Likas. Pagyamanin. Sa titik A, panuto. Basahin ang patalastas para sa mga taong naghahanap ng trabaho at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Encoder, lalaki o babae. Gulang, 25 to 35 taong gulang. Pinag-aralan,
nakapagtapos ng bokasyonal o 2 taon sa kolehiyo. May kaalaman sa computer, Microsoft Word, Lotus, Excel. Mag-apply sa tanggapan ng piitang lungsod Quezon City, April 25 to 30, 2005. Hanapin si Jail Warden Superintendent Ignacio Ponte. Unang tanong, ano ang kailangan? Pangalawang tanong, saan dapat mag-apply? At pangatlong tanong, kailan dapat mag-apply? Sa titik B, panuto. May mga paksang nakasulat sa kahon. Basahin ito at gumawa ng isang patalastas kaugnay sa paksang mapipili mo. Isulat ito sa sagutang papel. Paligsahan sa pag-awit. Wanted mananahi. Libreng pag-aaral sa kolehiyo. Paboritong pagkaing Pilipino. Mga bata, nasagutan niyo ba ang pagkakanan? Kung nasagutan ninyo, magaling! Kung hindi naman, pwede niyo itong balikan. Panuto, sagutin ang sumusunod at isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ito ay maikling mensahe na nagpapabatid ng mahalagang impormasyon. Ikalawa, paano maisulat ang isang patalastas? Ikatlo, ito ay isang lingwistikong kaorian ng mga salita na pangkalahatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko at morpolohikong asal ng bahaging panliksikong tinutukoy. Pangapat, ano-ano ang 10 bahagi ng pananalita? Mga bata, nasagutan niyo ba ang pagsasanay? Kung nasagutan ninyo, magaling! Kung hindi naman, pwede niyo itong balikan. Inay, kailangan kong dumalo sa seminar bukas. Sino ho ang mag-aalaga kay RJ? Wala na si Aling Isyang. Maglagay ka ng patalastas sa harap ng bahay natin. Unang tanong, tungkol saan ang pinag-uusapan ng pamilya? Ikalawang tanong, sino-sino ang nag-uusap? Ikatlong tanong, ano-anong mga bahagi ng pananalita ang makikita sa usapan? Sa titik B, panuto. Basahin at sundin ang dapat gawin. Iguhit ang larawan at isulat sa kahon ng usapan ang kanilang pinag-uusapan. Isulat ito sa sagutang papel. Si Ana at Bea ay nag-uusap tungkol sa sakit na kumakalat ngayon sa ating bansa. Nag-uusap-usap sila sa mga paraan kung paano ito maiiwasan. Gumawa ng usapan gamit ang mga bahagi ng pananalita. Mga bata, nasagutan niyo ba ang pagsasanay?
Kung nasagutan ninyo, magaling! Kung hindi naman, pwede nyo itong balikan. Panuto, gumawa ng patalastas at usapan ayon sa sumusunod na pangyayari. Isulat ito sa sagutang papel. Una, pagpunta sa Chocolate Hill. Pangalawa, pagkain ng mga prutas tulad ng saging. Mga bata, nasagutan niyo ba ang pagsasanay? Kung nasagutan ninyo, magaling! Kung hindi naman, pwede nyo itong balikan. Panuto, gumawa ng sariling patalastas tungkol sa isang bagay, lugar o pangyayari. Isulat ito sa sagutang papel. At dito nagtatapos ang ating aralin. Nangway may natutunan kayo sa araling ito. Ako po ulit si Teacher Ginaline na nagsasabing ugaliing mag-aral upang pangarap ay makakamtan. Hanggang dito na lamang. Paalam!